Okay, what's up guys? Have a good day today. It's a wonderful day for every one of us that we are here in our Rannel TV. Okay, and today our quotation is, you may only succeed if you desire succeeding. Napaka-importante yung bagay na talagang i-desire natin sa buhay natin, yung magkaroon talaga tayo ng success. Because if we don't desire success in our life, we will not experience success in our life. So, success is a decision. Yung pinaka-importante bagay na naranasan natin sa buhay natin, dahil yung success, ito talaga yung pinaka-importanting bagay na gusto ng tao at dapat maranasan ng tao. Kasi yun, yung success, yun ang sign na ang isang tao ay mayroon talagang may tiis sa buhay, or may goal sa buhay, or mayroong talagang pangarap sa buhay, or vision, pananaw sa future niya. So pag isang tao hindi nag-desire ng tinatawag na success or tagumpay sa buhay, it means wala na siyang pag-aasa. Because siya mismo sa kanyang sarili, hindi niya ninanais yung tinatawag na success. You may only succeed if you desire succeeding. You may only fail if you do not mind failing. You may only fail if you don't mind failing. Okay? So success is the very important things in our life. Okay? Yun ang pinaka-importanting bagay sa buhay natin. At iba-iba ang paraan natin upang matupad ang tinatawag na success sa buhay natin. Mayroong nagbi-business, mayroong nagiging employee, mayroong businessman, mayroong pumapasok tinatawag ng mga negosyo para maging successful. At ano nga pa talaga ang tinatawag na success? May isang ang nagsabi that true success is the success of the soul. Ang pinaka aspeto kasi sa buhay ng tao is yung tinatawag na spiritual, physical, at yung tinatawag na financial. Mayroong nagsabi rin nga, makamit mo man ang lahat ng mayaman ng mundong ito, kung ang kaluluwa mo naman ay mapunta sa kapamakan or tinatawag na impyerno, you are not really a successful person. Pero yung pinaka-importanting bagay, yung uno-una pala na magkaroon tayo ng tunay na success, number one doon yung Diyos sa buhay natin, ang Panginoon sa buhay natin. Yun yung pinaka-importante, yung Diyos sa buhay natin, si God. Okay? Dahil yung God, ang Panginoon, ang Diyos, siya lang yung pinanggagalingan ng tinatawag na success in life. So dapat para magkaroon tayo ng tunay na success, unahin natin ang Diyos sa buhay natin, ang Panginoon sa buhay natin, kung ano ang kanyang plano sa buhay natin. Then siya mismo ay nag-desire ng success sa buhay natin. Siya mismo ang unang nagplano nito. Sabi niya, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future." So yung unang-una palang gustong magkaroon ng success sa buhay natin is yung Diyos mismo. So napakaganda pala yung para magkaroon tayo ng tunay na success, i-inline natin yung plan natin, yung desires natin, yung goal natin sa goal at plan ng Lord sa buhay natin. Kasi pag in-inline pala natin yung plan natin sa plan ng Diyos, yun pala ang tinatawag na tunay na success. Yun pala, doon pala tayo magkakaroon ng tunay na success. Na success in life. Kung i-inline natin yung mga plan natin sa plan ni Lord, yun palang pinaka-importanting bagay. So, dapat yung mga kaibigan na unahin natin sa Lord sa buhay natin, sa ating pagtrabaho, manalangin tayo sa ating mga plans, panalangin natin sa Panginoon, "Lord, ito ba ay kalooban mo? Will mo ba ito sa buhay ko?" At kung may ginakaroon tayo ng tanatawag sa business, sa buhay natin, ipipray natin, "Panginoon, will mo ba ito?" So, unahin natin si God. God first. Okay? Sabi nga Mayor Isko Moreno sa Manila, yung kanyang motto at ang motto ng Manila, sabi niya, "God first." Okay? Kasi pala pag si Lord ang una, pag si Lord ang inuna natin sa buhay natin, uunahin din tayo ng Diyos sa kanyang mga plano. So yun, una-una, ang pinaka-importanting bagay,
na para makamit natin yung tinatawag na success is God first. And then, yun na, doon na mag-umpisa yung tinatawag na blessing ni Lord sa buhay natin. So, desire success in life, okay? Desire natin yung mga success sa buhay natin. Kasi kung magkakaroon tayo ng tunay na success, makikita sa buhay natin yung tinatawag na abundance, okay? At yung napakaganda pa doon kung tayo ay naging isang successful person sa buhay natin. Ang pinaka-important at ang pinaka-maganda doon, marami din tayong masisira ng mga pagpapala, okay? Ng mga blessing. Kasi yung tinatawag na una-una, sinasabi ko kanina yung tinatawag na spiritual success, susunod na lang yung physical na yun eh. Siyempre kung spiritual, okay ang spiritual mo, magiging okay ang physical mo, malayo ko sa mga sakit, karamdaman, okay, mga dinadamdam sa katawan. At kung maganda ang katawan mo, ang pinakamaganda doon, susunod na lang tinatawag na financial, okay? Yung tinatawag na result na lang yung financial na yon at material blessing pag inuna natin ang Diyos sa buhay natin. So today, mga kabayan, i-desire natin yung success sa buhay natin. Unahin natin sa Lord, okay? Because a relationship with God is not a matter of religion, but for relationship and communication with the Lord. Hindi naman kailangan pumasok tayo sa reliyon para tayo ay magiging successful or makamit natin ang tinatawag na blessing. Dahil ang pinaka-importante yung our relationship with the Lord. Because if we have a right relationship with the Lord, we have a right experience and we have a right with, mayroon tayong tamang buhay kung tayo ay may tamang relasyon sa Panginoon. So, napakaganda lang yan. Yan ang maisasabi ko sa umaga ito, mga kabayan. Okay, at napakaganda yung location natin dito ngayon sa umagang ito na kung saan makikita nyo ang views ng Alkar, Saudi Arabia. Okay, so don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the link below. Okay, and press the notification bell so that when I upload, notified for the next upload of my video. Okay? And this channel contains about spiritual, motivational, and inspirational message. So today, God bless you, my friends, and see you on my next video. Bye-bye!